Automatikong nominado na si Dolphy sa National Artist Award ngayong 2012. Pero habang umuusad pa ang proseso ng pagpili, gagawa rin ng pinakamataas na parangal ng National Commission for Culture and the Arts ang namayapang aktor. Narito ang report ni June Veneracion. Gretchen! Ay, kamay ko na! Kung pagiging alagad lang ng sining, wala na raw dudang ginampanan niya ng Comedy King. Mula teatro hanggang radyo-telebisyon, pinasaya ni Dolphy ang mga Pilipino. Pero sa pinilakang tabing siya pinakanaghari matapos makagawa ng mahigit 200 pelikula sa kanyang 60 taon sa showbiz. Bilang haligi ng pelikulang Pilipino, naging nominado si Dolphy para maging National Artist noong 2009. Isang prestigyosong parangal ay ginagawad kada 3 taon. Hindi man pinalad mapili, wala naging sama ng loob ang Comedy King at nakuha pang magbiro. Apo, hindi ko na iniintindi National Artist eh. Okay na lang sa akin to. Kaya bigyan ako nung kaya hindi, okay na siya. Marami yata kumukontra eh. Salamat. Pwede na sa akin ang kwan. National Arthritis. Ngayong 2012, kung kailan muling pipili ng mga natatanging individual para hiranging National Artist, otomatiko ng kabilang ang hari ng komedya sa mga pinagpipilian. Oo naman, malaki ang chances niya. Sapagkat, sabi ko nga, yung kiliti ng Pilipino na huli niya. Di ba? Kagaya ng isang may pelikula yata si Dolphy na kasi mahirap, no? Niwala nga ang pambili ng tuyo. Eh, kailangan mabusog ka na lang maski paamoy sa iyo yung tuyo. Di ba Pinoy na Pinoy? Pinoy na Pinoy yung ganyang klaseng, ano, humor. Nangihinayang man dahil hindi naaabutan ni Dolphy ang parangal, ipinaliwanag ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na sadyang mabagal ang proseso na umaabot ng 2 taon dahil daw sa kakulangan ng pondo at dami ng mga nominado na umaabot ng 100. Yun ang problema, no? Kumisan namamatay na muna bago pa mabigyan ng award kasi mabagal talaga yung proseso. Habang pinipili ang magiging national artist, tiyak namang bibigyan na ang hari ng komedya ng Dangal ng Haraya, ang pinakamataas na parangal ng NCCA. At kuhang-kuha niyang kalooban ng Pilipino, he's more than a national artist. He's really a national treasure. Para sa unang balita, June Veneracion reporting.